At ito yung product ng Maybelline. Maybelline. Swatch ng very red sa cheeks ko, and then yung lip swatches ko ng dalawang shade na to. Punta naman tayo ngayon dun sa masasabi ko habang ina-apply ko si very red sa cheeks ko. Hindi siya ganun ka-pigmented ilagay sa cheeks. I mean, kailangan mo pa siya na talagang patuyuin muna bago siya kumapit sa cheeks mo. Tapos, hindi ito yung cheek tint na masasabi mo talaga na kapag nilagay mo dito sa cheeks na kailangan i-blend mo kagad ng ganyan. Ito, kahit hindi mo siya i-blend kagad, okay lang siya. Take your time na i-blend. Kasi ako kanina, sobrang natagalan ako sa pag-blend nito. Pero okay pa rin siya. Hindi siya yung tipo na lip and cheek tint na kapag in-apply mo, yung para bang dito namumuo, tas dito parang hindi siya pantay. Yung kanina kasi na nangyari, medyo parang nawawala siya, so kailangan mo siyang dagdagan. Pag nadagdagan mo siya, nagiging okay naman yung pigmentation niya sa cheeks mo pag nadagdagan mo.
Punta naman tayo dun sa masasabi ko dito kay Everbelle na Lip and Cheek Stain. Pag in-apply mo kasi siya, tulad nito guys, ide-demo ko sa inyo. Ayan. Tapos, ayan, kapag in-apply mo siya ng ganyan, parang wala lang, diba? So, pag in-apply mo siya ng buong ganyan, parang wala lang. So, kailangan mo siyang dagdagan ulit ng Lip and Cheek Tint para makuha mo yung gusto mo na shade ng cheeks mo. So, masasabi ko sa kanya, hindi siya pigmented. Hindi siya ganun ka-pure pigmented. Pero ang maganda dito, blendable siya. What I mean is, pag dinagdagan mo siya ng product, okay pa rin siyang i-blend ng i-blend kahit marami kang maipatong dun sa tint na yon, okay pa rin siyang i-blend, maganda pa rin yung kalalabasan. For me, maganda siya sa cheeks. Talagang parang natural lang yung pagkakakabit niya dito sa cheeks ko. Yung palang nasa cheeks ko at yung nasa lips ko is itong shade ng Very Red. Ayoko kasi yung Perfect Plum na shade. Ang overall na masasabi ko dito kay Everbelle na Lip and Cheek Stain, maganda siya sa cheeks. Pero dun sa pag-apply ko sa lips or yung parang consistency niya sa lips ko, hindi ko siya gusto. Dahil alam ko, hindi siya magtatagal sa lips ko. Yung consistency niya kasi malapot na hindi pure na pigmented. Ito, yung nasa lips ko ngayon, ilang patong yung nilagay ko dyan para makuha ko yung ganyan na shade. Talagang, alam niyo yun, bawat blend ko, bawat lagay ko, hindi ko ma-perfect. Dito, merong namumuo na mga liquid, tapos dito, wala. In short, maganda lang siya kapag bagong lagay, pero pag tumatagal na, nawawala na. Pero ang maganda dito sa Lip and Cheek Tint na to, kahit nawawala yung stain sa lips mo, hindi siya pumapangit or yung parang hindi siya nagda-dry. Dahil nga parang siguro kaya ganun yung formula niya na parang merong pagka-water something na hindi talaga puro yung shade niya na talagang red na red. Kasi siguro meron siyang moisturizer. Parang alam niyo yun, kahit na nawala na yung stain, talagang hindi nagda-dry yung lips mo. Kahit na natanggal na yung stain, wala lang. Parang kulay na lang siya ng labi mo, pero hindi siya yung parang namumutla. Masasabi ko naman dito kay Perfect Plum, hindi siya perfect shade para sa akin. Kasi nung kanina, ina-apply ko siya, mas mahirap kunin yung shade nito kesa dito kay Very Red. Kasi ito si Perfect Plum, talagang, alam niyo yun, talagang dinamihan ko na yung lagay ko sa lips ko, pero hindi ko pa rin makuha yung shade na perfect or yung shade na gusto ko sa lips ko. Kasi once na konti lang yung nilagay ko, wala lang, para lang ako kumain ng duhat. Tapos, after nun, nung nilagyan ko pa siya ulit, hindi siya magandang ipatong ng ipatong sa lips dahil dito, kulay red, lips mo, color ng lips mo, tas doon kulay parang duhat. Ayun, parang hindi ko lang siya type na shade. Kaya kung tatanungin niyo ako kung anong shade yung gusto ko, etong Very Red, mas okay siya. Natural lang siya sa lips, natural lang din siya sa cheeks. Is yung scent niya, is talagang makeup yung scent niya. Tapos yung taste nito or yung lasa niya is mapait din guys. Hindi ganun kapait pero tolerable yung pait niya. Hindi katulad ng mga Lip and Cheek Tint na natry ko na sobrang pait talaga. So ayun guys, yung swatches ko and yung aking quick review ng EB Advanced Lip and Cheek Stain. And I hope nakatulong tong review ko sa inyo kahit alam ko na marami na kayo napapanood na review ng Everbelle na Lip and Cheek Tint. Sana nakatulong pa rin sa inyo tong video ko. At kung ano lang talaga guys, yung napansin ko dito sa product na to, yun lang yung sinabi ko. At saka nagamit ko na rin kasi siya since nung college ako, ito na yung ginagamit ko. And hindi ko pala nasabi yung price nito. Ang price niya is 165 pesos. Tapos dati kasi nung college ako, 125 pesos lang ata to. Not sure, pero nandun sa range na yun yung price niya dati. Ngayon, nagmahal na. Eh, medyo pumatok na rin siya sa mga estudyante dahil nga sa natural lang yung tint na to. And thank you guys for watching this video. Don't forget to click the subscribe button below and like this video. Thank you so much guys for watching and see you on my next one. Bye! Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need.
need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days.